ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo ang di matuwid na perang Diyos para magkaroon ng mga kaibigan para sa pagkaubos nito'y tanggapin naman nila kayo sa walang hanggang mga tahanan." Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaki. At ang mga di mapagkakatiwalaan sa maliit ay hindi rin mapagkakatiwalaan sa malalaki. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa di matuwid na pera, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga bagay na labas sa inyo, sino pa kaya ang magbibigay sa inyo ng atin na mismo? Walang katulong na makapagsisilbi sa dalawang amo. Siguradong kamumuhian niya ang isa at mamahalin naman ang isa pa, o magiging matapat sa isa at mapapabayaan ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. Naririnig ng mga Pariseo ang lahat ng ito. Sakim sila, kaya pinagtatawanan nila siya. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Ginagawa niyo ang lahat para magmukhang mabuti sa paningin ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang inyong mga puso, at kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos ang mataas sa mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, walang katulong na makapagsisilbi sa dalawang amo. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. Una sa lahat, binibigyang diin natin na hindi ibig sabihin dito na may dalawang magkapantay na amo, ang Diyos at ang pera. Namisto lang nagpapaligsaan kung sino dapat sambahin at pagsilbihan ng tao. Ang Diyos ang kataas-taasan at walang hanggan. Kaya naman walang anumang nilikha lang niya ang maaaring pumantay sa kanya. Kung ganon, malaking kahangalan kung pahahalagahan ng tao ang pera o anumang nilikhang bagay ng higit pa sa Diyos. Anumang pakinabang o kasiyahang makukuha ng tao sa pamamagitan ng pera o alinmang material na bagay ay pansamantala lamang. Sa kabilang banda, Diyos lang ang makapagbibigay sa tao ng walang hanggang buhay at kaligayahan. Hindi tayo pinapapili dito ni Jesus. Nililinaw lang niya ang isang katotohanan. Iisa lang ang Diyos at siya lang ang dapat nating sambahin at paglingkuran sa lahat ng pagkakataon. Pagsasagawa, tularan ang kagandahang loob ng mga taga-Filipos kay Pablo na inihahayag sa unang pagbasa. Ang pagtulong sa mga nag-ebanghelyo ayon kay Pablo ay tulad ng isang haing kaaya-aya na mabangong handog, nakalugod-lugod sa Diyos.